5 seconds remaining. Dire team pick. Ito po, game number 3 netong Win Strike versus Team Unborseg, Unborgesa. Grabe naman yun. Oh, ako na lang po magkakas dito. Eh, baka po nakakaya naman. Tama, umihipak pa po, umihipak pa. Ito na, ito na. Babalik. Masarap pagmasdaan. Ang bango mo, amoy yan, no? Prutos. Mabango talaga, oh. Ay, di naliligo. Ganun. Kaya na nga. Nagsama nga magkalaban, no? Pero ito na nga. All-star match pala. June 16. Oo. 3 PM yun. Abangan nyo. Shola versus Boss Alo. And ha? Then, grand finals mamaya after nung all-star match. Okay, mga sir. Pero ito na tayo. Team Unborgesa versus Win Strike. Last game nitong series na to. Masarap yan, boy. Masarap, masarap. Masarap nga. Kinain nga namin. Tikman mo. Yung ice cream. Strawberry something. Oh, nandito si Casey after neto. Ayan. Ano, Shola? Unborgesa, warlock na naman. Ayun na nga. Ayun. Tsaka, pero dito naman sa Winstrike, ito na naman yung combination nila. Dark Seer plus, ano, Baratrum. Pero, may nadagdagan naman sila na pan-lockdown. Ayun, pang-follow-up. Then, kasi kanina eh, wala silang pang-follow-up pag nag-vacuum muli. Oh. Pero meron silang Rubik dito na pwede niya nga nakunin agad yung golem. Pagkabagsak pa lang. Ang dami niya pwedeng skills na makukuha dito, ha? Mm. Pero to warlock na naman. Tapos, rating for Team Unborgesa. Oh, share nyo naman na yung ating mga live stream. Mala, ano to, ha? Mga sir. Mala Dayanara to, ha? 3 games nag-warlock, no? Oo, oh, napakalupit. Habang, ano, pasok naman sa meta hanggang hindi binaban. Pick nyo na. Ipipick. Tingnan natin. Yung bina naman nila dito, yung Grimstroke sa side ng Windstrike. So, okay, hindi sila takot sa warlock, takot sila doon sa Grimstroke. Kasi nga, Grimstroke, eh. Yung mga silence yung Grimstroke kanina. Oh, tsaka nababoset talaga. Double fatal labans lagi yung nakukuha. Tsaka dalawa-dalawa. Tsaka ang bilis kasi ng ano yun. Sakit sa laning nun eh. Ang bilis makapagharas. Oh. Dahil na sa carry nun. Sakit sa bangs. Mm-hmm. So, fourth pick ng Team Unborgesa. Tingnan natin kung anong kanilang ipipick. Napakaganda ng kanilang drafting dito. Windstrike din, predictable na din yung gagawin nila dito. Spirit Breaker, Rubik. So, Rubik siguro magiging 5 nila dito. 5, Rubik yan talaga. 5 kamodes. Uy, Brewmaster. Ako, bagong pick to ah. Panggulo to, panggulo, no? Panggulo ng panggulo to. Tsaka dalawa mag-frontline sa kanila dito. And daw, Shola, lagi kang nasa. Hi kay Dean Lorico, shoutout pala sa'yo. Di ba napapagod si Shola dyan? Lagi siyang nasa isipan mo. Oo nga, baka takbo ako ng takbo dyan, ha? Kamukha ni Sander Pords. Kawig lang, kawig lang, kawig lang. Hindi Sander Ford, Marlo. 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 Hindi, si Sander Ford, nakapagparito ako na yun. Si Marlo nung dati, kamukha niya si Marlo. Kawig lang, grabe nga naman. Pero ban dito. Last ba ng Windstrike? Tingnan natin. Sino pa bang maganda mid laner dito for Team Unborgesa? Pwede silang... Ember. Uy, mamaya pala. Panoodin nyo ako mag-live ako. Uy, pucho. Grabe ka naman. Uy, di ko na kamukha yan. Grabe ka nga dun, no. Kamukha ko ba si Marlo? Marlo Pet? Ay, binan yung mipo ni Chris Lock. Oo, kasi di ba baka mabigyan na naman sila ng ano eh, no? Oo. Yung mga surprise na naman sila dito na mag-mipo user eh. Binan dito. And Team Unborgesa naman, mid laner na lang nga talaga yung kulang sa both teams natin. Tingnan natin. Yung ngayong meta, no, minsan inuuna nila yung carry, no? Minsan inuuna naman nila yung offlane. Sinisecure na nila yung carry nila para... Oo.
ano na, pwede kasi nila i-transition sa offline yan, yung carry, rating, pwede nila yung ganun. Mm-hmm. So, OD, binan dito. Oh, para mamaya, pero mamaya pala, magla-live ako, kaya i-like nyo na yung aking, follow nyo na ako sa Nemo TV, Shola. Oo. Yan, mag-live ako. Ako naman, pagka-abalan ko mamaya, maglalaro ako ng Black Desert, yung mga nagba-Black Desert dyan. Magla-live ka? Doon, di ako magla-live. Ayaw mo na mag-live? Ayaw na. Ayaw na. Pag binigyan ako go signal, ilalive tayo. Oo nga. Pero maganda rin kasi para mas dumami ng dumami yung mga fans ni Kylish dyan. Kylish! Ito na nga sinasabi ko. Ember na naman yung ipipick dito. Marami ba ang fans dyan? Marami ba ang fans? Oo, fans. Pag nanalo kami siguro sa Grand Finals, madadami fans. Ay, abang. Baka manalo. Pero hindi kami mananalo. Baka manalo. Baka nga. Pero Emba Spirit for Team Man Burguesa. Yan! Ang galing mo talaga, Boss Rebo. Yan. Follow nyo na ako dyan sa Nemo TV. Report nyo yan! Taba ako na nga, promise. Tumataba na yun, di ba? Tumataba na ako. Ang lakas ko na kasi kumain. Nauubos ko na isang kanin. Na cup na rice. Tapos kakain ulit ako. Well, nag-ano ka lang, kaya lumalakas ko kumain. Nagsarap, pagsaan. Wala. Kaya lumalakas ko ng kumain kasi may ginagawa ka. Morpling Kuman. Ito. Oo. Oh. Sulit. Ganda nga na intro mo dun. Ito si Kuman. Hindi, may juro natin dun. Bakit? Grabe ko nga dun. Grabe ko dun, Boss Reb. Pero ito, Kuman Morpling. Morpling ni Kuman. Nako, ang hirap patayin ito, ha. Wala silang silence. Pumburst. Meron lang sila, ano, o wala din silang pumburst. Meron sila hold. Hold pero wala silang silence. Oo, hindi kaya nila yan. Win strike na to, sure na. Oh, sino daw bet mo na pumalit kay Matumbaman? Si Tumayo naman. Si Ganar. Oh, pwede. Ganar, no? Ganar. Ganar. Oh, pwede si Ganar. Midlaner, no? Tapos carry na talaga si Miracle. Oo. Lakas kaya ni Ganar, no? Napanood mo yung Ember niya? Oo. Yung nakuha niya Aegis? Grabe yun, no? Basic lang. Chill na chill lang, no? Grabe, no? Lakas ang pucha. Parang hindi tao, eh. Ano siya? Ano siya? Android. Android. Ito na nga. Game number 3. Sulitex nga. Sabi nga ni Quinnick. Winstrike versus Team Amburguesa. Kasi laglagan na to eh. Siyempre, ikaw ba naman papatalo ko ba sa laglagan? Siyempre, hindi. Siyempre, hindi. Laglagan eh. Let's do this. Mamaya nga, Mineski versus Complexity. Si Boss Baldo and Boss Casey yung mag-kakas dyan. I'm the rain. Alright, alright, alright. Fire him up! Bat Rider! Bat Rider! Let's do I this. Am the rain. Kasama ko po si Chala. And we will be right back. And we will be right back. This is it. Game number 3, mga sir. Alright, alright, alright. Fire him up! Side ang Windstrike. Uy, Windstrike na naman, Regent, ha? Talagang, oo, kanina pa sila dito, ha? Oo. No Pierce, anyang Spirit Breaker. Kuma naman for the Morphling Lil on the Rubik. Silent yung spin. And on Grata on the Darkseer. Side naman ng Unburguesa. Raid King naman ni K1. Shadow Shaman ni Stinger. Rue Master ni Whisper. Warlock ni J-Rich. At ang Ember Spirit ni Chris Lock. Yun, si Chris Brown. Chris Lock, let's do this. Eto mid lane. Burst, oops. Oops. Oh, sipat siya dyan, boy. Ayun nga. Mid lane ni Kuman against Ember na naman dito ni Chris Lock. So, pero dito naman, yung tapatang Raid King versus ano na naman to, ha? Tapatang ano, ha? Darkseer and Baratroom ang mangyayari dito. Hmm. Kaya lagi din pinipick din itong si Ember para lagi din may pantakas. Tsaka madodge niya yung charge. If ever na paparating. Lechon, kain tayo lechon kawali mga boss. Yun na nga, nang inggit pa. Ang inggit ka pa dyan, boss. Gutom na nga ako. Kami nga pala ang yung shoutcaster for today. I am Noreen. I'm Shola. Alright, alright, alright. Fire him up. Bat Rider. Let's do this. Ito na nga. So, yanig sa banig. May kasama pang banig. Share nyo na yung live stream natin, mga sir. Oo nga. Lechong kawali. Sarap. May kasama pang ano, no? Sandok. Tingnan natin. Windstrike. Uy, 2-4-2 lang naman sa Bounty Runes. Pero ito na naman yung gagawin nila. Matik na matik. Ayan, kaka lang nila yung Creep Wave.
Medyo no snubber yung mga Creepwave pag una. Pero kita mo naman tri-lane na sila dito sa top lane, you know? Pero kita mo naman ubos na agad bago pa makarating. Ubos agad, oh. Mm. Boom. What a nice. Easy ano na naman, easy lane na naman to for ano? For Darkseer. Uy, Regen Courier. Nasipat siya nga doon, napakabilis. Grabe nga 'yon, pero first blood din. Uy! Wow! Unforgessa is losing it. Oh, hindi niya nakita yung paparating. Oh, ano naman yun, no? Siguro na sobrang siya na convert doon. Oo. Nakakuryente siguro siya doon. Mm. Ano nangyari doon? Ayun ang kate ng kuryente niya. Oops. Ang sakit to. Talagang pinapahirapan. Kuryente pa. Isa pa. Patay na yan. Uy, nakapag-pop ng Purifier. Oh. Pero ngayon, yari yata si Stinger dito. Patipin na yung Grimstroke. Ay, hindi. Yung ano pala. Hop, kinansel lang. Panakot lang ng bahagya para dito kay Shadow Shaman. Oh. Pero tapatan. Alam kasi din ng Amber Jessa na kayang tapatan ng Mismaster itong Sesbene. Kito mong ginagawa niya. Nilalapagan niya ng ano, Stout Shield. Mm. Medyo bad boy. Medyo bad boy nga siya dun. And sinong grata naman sa top lane. Ito, masarap yung lane niya dito. Walang contesto eh. Pero kasi kaya naman kasi tangkay ni Raiden yun eh. Oo, pero yun na naman. Ito, tinulungan na nga ni Lil. Itong tropa niya, si Kuman. Si Lil Dicky. Si Lil Dicky. Wow, bagong gupit ka nga dun. New look si Kuya Nick, mga sir. Game 3 na! Puro game 3, puro game 3 yan eh. Miss game 3 ka nga daw siya, wala. Tulid nga yun. Miss game 3. Ha? Si Kyle! Siya! Ikaw! Ikaw nga miss game 3 dyan eh. Pag ako solo, game 2 lang eh. Pero ito si K1, ako, yari yata dito, nandiyan na yung charge. Napaswerte na sa charge no, pero yun yung stun. Level 2 kasi yung charge niya kaya. Patay na naman dito si K1. Level 2 yung charge level niya, kaya sinusulit niya. Level 2 yun. Ginagawa din wala, kasi ni level 1 pa lang. Niloloko mo naman kami dito eh. Oo nga, no? Niloloko kami dito. Ang bilis na. Level 3 na eh. Pero kasi ginagawa kasi dito ni, ano eh, neto ni Lilio eh. Ano lang, level 1 lang tapos minamax niya yung kanyang bash. Pero swerte niya doon, no? Level 1 greater bash. Pero ano, Lil. Si Lil Dicky. Oh, one more right click by Stinger. Ginulungan ko ano, nung neutral yun. Neutral, pero no? Kung hindi siya na-hit ng neutral, mabubuhay pa siya doon. Mabubuhay sana. Sayang naman yun. And ito si Silence Ben nga siya ngayon. Itong combo ng Darkseer Baratroom. Napakaganda nga. Pwede namin gawin to sa Grand Finals, no? Huwag mong gayain ng gayain kasi hindi nyo naman na, ano yan, na-pepper-form. Puro gaya lang kayo eh. Ba mo alam? Nakita mo na ba mag-Darkseer? Talong. 10-man vacuum pero whisper. Naku, delikado siya dito. Pero... Ayun na naman, no? Petal Bans, no? Delegado naman dito sa No Fear. Kailangan niya mag-ingat. Hindi na talaga binaban, no? Ah, so kanina, si Lil yung Spirit Breaker. Oo, si No Fear na. Ngayon, si No Fear na ngayon. So, post 5 na Spirit Breaker to, mga sir. Kanina kasi position 4 na Spirit Breaker. Maganda yun. Maganda rin naman kasi pag dito si Ruby Key, kailangan niya rin ng agad na maagang items, eh. Para di ma... Pag maano siya, mas maaga siyang makakapag-set. Ang dami niya makukuha ang skill at lalo na itong golem na ano, ay golem ni Warlock. Ano pa, yung split ni ba ni ano, Panda. Mm. Pero dito sa mid lane na, medyo na-delay lang ng itong si Morphling kasi 'di ba na first blood siya tapos nakuha na pa ng courier. Kaya lumamang na lumamang din dito si ano, etong si Ember Spirit. Sobra sulit no, no for Kuman din. Ayun nga, si No Fear dito, pa-charge na po kay Chris Lack. Oh, pero Kuman, ito, binibait niya na. Pero papunta dodge na nga yan. Si No Fear. Dodge lang, easy, slight of fist. Oh, kaya din maganda rin na pinipick talaga din itong Ember para sa mid lane. Hindi siya ganun kabilis na napapatay na ang Baratroom kahit na gankin siya ng gankin. Maganda nga yung pick dito na last pick ng Unforgessa. Last pick na lang, di ba, yung Ember. Ember Spirit. Maganda. Pero nako, si Lil, ang ganda ng pwesto ni Lil, mga sir. Mapapatay nila si Chris Lack. Nahuli pa doon yung rotation ni kahit Shaman. Kahit na meron silang ano doon, kahit meron silang vision doon, di rin niya na-predict na nandun agad itong si Rubik din. Tama. Kaya, pero meanwhile, sa top lane naman, napakapag-form din naman itong Raid King. Yun. Maganda doon na force nilang mag-TP si Stinger. Wala nga ngayon siyang pang-TP ngayon. Pero mababa na level nila dito, ah. Oo, mababa nga yung level ni K1 ngayon. Tingnan natin yung gagawin dito ni Kuman. Ito, medyo maganda na yung lane ni Morphling. Mm-hmm. Nakabawi na. Wala din naman kasing, hindi ganun ka... Mabilis mag-rotate yung hero dito ng Amborgesa. Like dito sa Windstrike, meron silang Baratroom, di ba? Amborgesa. Hamburger. Ayun yun eh, hamburger yung ano. Huh?
Oo, sila-sila lang yan. Execution wise, yun na. Char, eh, share nyo na yung live stream namin, mga sir. Oo. Para meron tayo dyan, ano. Arcana giveaway. Arcana giveaway. Pag naka 10K tayo. Woo! Arcana giveaway ng mga sir. Baka mag 10K, no? Oo, mag 10K yun. Bakit hindi? Natin, no fear. Ito, habulin niya si Stinger. Mag-habol lang. Pero nandiyan na nga si Whisper. Naku, dulugado si no fear na Hex. Oops. Yung kalabaw, pero charge way na Shackles. What a play. Pero, body block. Tingnan natin. Bibigay ba kay Chris Lock yung kill? Pero napakatagal. Makukuha may pa. May shadow word. Mamamatay nga si no fear dyan. Not position din kasi siya dun eh. Nakita agad nung Ambergesa yung ano niya. Pag-angat niya dun. Pero dapat nasusulit din ito kasi 5 minutes na ano eh, 5 minutes na may catapult din eh. Dapat nasusulit nila yung catapult na kahit mabawasan pampush, nila yung tower. Pampush talaga yan. Pero ito na yung si No Fear dito. Paparating na si Awaw di Carabao. Delikado si K1. Pamidas na mga sir. Napakabilis ha. Kailangan nilang pigilan to. Mm-hmm. Ayun na, pipigilan na nga nila. Wall of Replica pero ang daming nag-TP dito sa top lane. Pero wala pa siyang ano? Wala pa siya reincarnation. Ako, kinansel ng mga supports. Ako po. Patay ngayon si K1. Alam iwan si Bunso. Na, oh, alam din ano kasi na hindi nila kaya palagan. Ah, gusto nilang palagan si Silent. Trade for trade lang pero makunat. Trade for trade pero nandyan din si Lil. Paano nila mapapatay ito na Hex? Pero nandyan na din si Nofir. Ay, na charge na counter attack by Windstrike. Pero oops. Oh, pero yari si Silent. Ang katinong fatal bans. Pero makunat. Ang kunat na spin. Uy, na-neutral pa! Napakalupit, pero namatay pa nga din si Shadow Shaman dun, ha? Pit, Malu, and no fear, makapag-charge pa nga, pero mamamatay siya dun with the right click coming from Jericho. No, Rosales. Mm. Pero maganda naman dito is si Morphling, hindi na nila nagagank ng nagagank. Yun. Napapabayaan na siya na makapag-farm sa mid lane. Kasi ang hirap niyan, eh. Kaya niyang 180 na itong si Shadow Shaman and si Warlock. Mamaya, eh. Oh, mamaya, ano? With pag naka-Ethereal Blade na yan eh. Pag na-shotgun nga dito. Ito si K1 ha, medyo nahirapan yung Raid King. Dito again sa Baratrum and Darkseer combination. Chris Lock naman. Top lane! Ako, top lane. Pakita mo na yan. Ayaw ipakita yung top lane, boy. Ayan na. Boom. May reincarnation na yan. Ayan na nga. Pero nandyan na din si Jericho. Kaya pang golem. Ang ganda ng Petal Bands niya ha. Tumama doon sa ano. Mga creeps. Pero habol dito yung Hamburguesa kaso wala silang mahabol. Yun lang. Ayan! What? Si Stinger! Meron! Nahuli ka! And then Chris Brown pero uy! Ang ganda pa stun! Pero Silent mukhang delikado siya dito. Habulin na lang si Nopir. Uy! Kumukulit pa! Gusto pa yung courier, no? Oo, buy time na lang dito para hindi nahabulin si Silent pero makakabustan. Habulin siya dyan. Slight of peace. Nadalawan pa nga sila doon. Imbis na nakataas si Nopir. Kinulit niya pa yung courier doon. Sayang naman. Chris Lock, wala na siya mana. Grobing ginagawa dito ni Nong Grata. Kita mo naman yan. Yabula-bula lang. Mapapatay niya nga yata. Naka-inbi. Naka-inbi. No? Oh. Parang so may sustain. Pero chine-charge pa rin dito ni Baratrum ha. Nagmama-asim. Sa apat, boy. Nagmama-asim si Nong Grata. Nako. Patay ka ngayon, boy. Ay, mapapatay nila Nong Grata with the kill. Robby boss ito. And then no fear, aalay niya yung sarili na dito. Naka-ion shell pa yung Baratrum. Ang ganda! Full kill, eh. Wow! Worth it yun kahit mamatay siya. Dalawang core yun napatay. Boom, Jericho Rosales. Ultra kill. For Nong Grata. What a play. Grabe naman yun. Grabe na execution nila doon. Napakakunat nila doon. Tsaka kahit na ano, hindi natatakot ito si Baratrum. Alam niya yung kakayanan ng hero niya na kaya nilang patayin na walang mana itong si Ember Spirit, na walang reincarnation ito si Raid King. Grabe yung Baratrum Darkseer combination eh, no? Sobrang solid. Napakahusay. Napakahusay. Pero ang ganda na rin ginagawa ng space para dito kay Lila. Ano niya? Meron na nga rin siyang Arcane dito. Malapit na siya mag level 6 up. Oop, nahuli yung ano, nahuli sense. Ay, obs pala. Yun lang. Nahuli yung observer wards. And then may Hexa naman. Windstrike, lalaban ba sila dito? Ah, takbo na naman na ito. Binigyan na ng Ion Shell yung kalabaw. Saan ba pupunta to? Tingnan natin. No fear. Nakadalawang bracer ba itong siya, no? No fear? Oo, nakadalawa nga. Kaya pala makunat, no? Not maku pala ito si Spirit Breaker. Pero kita mo naman yung dalawang core nila na bibigyan nila ng magandang space. Si Silent, no? Tsaka si Morphling talagang farm lang.
Itong tatlong heroes na to, sobrang taas ng kill potential. Ayun nga din. Kaya sama-sama lang sila eh. Kahit na hindi na nag-aalinlangan yung dalawang curse nila na kaya yung labanan nila sa teamfight. Oo. While wala pa namang level 6 na mababa pa ng level nila eh. Unlike kanina, may Grimmsru kaya mahihirapan sila. Lagi silang ubos sa teamfight kasi dalawang fatal bonds yung nababato. Ayun nga. Huwag ka na mag-alinlangan pa, sabi dito. 8 and 7. Ano 17% real is real? Ano yung Ras-F? Rust. Ano yun? Ah, yung bash. Oh. Ah, oo nga pala. 17% lang tong ano. Itong greater bash. Pero sobrang ano. Parang imba, no? Imba nga yung 17%. Pero yun na naman. Kasi tsaka kada charge mo, talagang automatic na magbabash. Oo, oh, automatic talaga yan. Parang instant 1 second na, mai-instant ka din eh. Grabe nga yung bash dito ni Baratrum, no? Pero kita mo naman, ha? Puno pa yung ano nila. Kompleto pa yung mga tower dito ng, ano, Queen Strike, no? Pero ito yung Unforgessa. Tingnan natin. Bottom Box. Lane! Talagang nililane na lang dito, no? Ito si Lil, farm lang. Pa-XP lang. Uy, ayun na naman si Baka! No fear! Gusto niya patayin dito yung Panda! Nagugulo lang, no? Talagang inaano lang nila. Ginugulo lang nila dito yung pagpa-farm ng Unforgessa. Pero kita mo naman, napakayaman ni Darkseer. Pati na rin ni Morphling. Going for ano na rin siya dito, pipe? Pipe, no? Pag yan napag-pipe yan, ako, kahit mag-fatal bans ka pa sa mukha ko, wala akong sasantoyin. Kaya tsaka pwede sila mag-in or out lang dito sa ano eh. Pag nagbagsak ng golem, tas makombo sila, pwede sila mag-out na ng bahagya. Pero op. Nakuha Aether siya. Pwede mag-farm pa dyan si Lil. Wala din kasi vision dito yung Unforgessa para sa ibang lanes eh. Focus nila bottom lane pero hindi naman nila binabahayan. Tama. So, etong si Lil, malakas ng loob na mag-lane kasi wala naman din nangyayari. Kailangan dyan nila mataas ng XP para pagdating ng clash, ang bilis niya na makakuha agad ng mga nakakaw na skills. Oo. Pag nakapag-farm nga yun, dami niya pwede makuha. Golem! Tapos ano pa? Yung split. Panda splits. Serpent Ward. Mga ex pa, Serpent Ward. Oo nga. Busit eh, oh. Busit nga yun tong sinoper. Talagang, tingnan mo yung ano network dito ng dalawang course ng Unforgessa. Oo, tsaka bilis din ang maubos yung mga, ano eh, mga skeleton sombaling neto ni Raid King dahil nga sa Iron Shell ni Darkseer. Oo. Well, dito naman sa bottom lane, ang tagal nila kumuha ng tower kapag wala pang level 6 at hindi mag-drop ng wards dyan. Unlike dito, may God Strength, merong Morphling na mataas yung ano niya. Level. Oo, level na pwedeng mag-right click. Boom! Binagsama ng Evac! Ang ganda fatal ban sa dalawa plus sa Serpent Wards! Pero no fear, lalaban na natin na damage! Grabe yung fatal bans! Na-shock sila doon. Doon mo makikita yung fatal bans. Double kill para doon sa Warlock. Napakasakit mga ang kate. So, hindi dapat nila i-contest yan kasi minus sila doon. Pero pwede nila sulitin na walang golem, walang wards. Yung ano, lanes, flow nila lahat ng lanes. Or pagkabuhay na S-Bend, pwede sila mag-sod pero walang God Strength. Tama. At wala ding wall vacuum. Wala silang mga ultimates eh, no? Grabe nga yung ano doon, fatal bans. Doon makikita na sobrang broken nung hero na Warlock ngayon. Doon sa fatal bans pa lang. Napakakate. Kahit bobo ka lumaro, kung Warlock lang yung ano mo, hero mo, ang lakas ng impact mo. Grabe ka naman. Grabe naman si Genius Hunter. Grabe ka naman dun. Grabe ka naman dun. Pero ito ha si Kuman. Tingnan natin. Uy, nakakuha pa ng Ace. Grabe ka naman dun. May pinapatamahan ka ba? Ayan na naman. Kay Juan. Oh, yari ka ngayon, pero may reincarnation to, ha? Pero ang bagal, alam nila pa walang golem, eh. Binakyum. Buhay pa. Bye. Si Kuhenik. Hindi, wala. Si Kuhenik, ano yun? Warlock Lords. Warlock Lords si Kuhenik, eh. Tingnan natin, silent naman sa baba. Ito, pero kita mo naman BKB yung ano ni ano dito, ni Lil sa pagdedevent sa bottom play, pero mabibigay siya yan. Naku po, yari dito si Whisper. Naku, pero si Lil Diki, patay si Rubik. Oh. Pinabayaan na lang. Tignan mo ngayon ano, Warlock nga. And then, mapapatay pa yata dito si Sile, pero nakapag-TP out. Ito, Glimmer Keep, maganda to for Warlock. Oo, maganda rin para makapuesto din siya dito sa third skill niya. Tsaka hindi siya mabilis na ma-EFF na ito ni Baratrum. Magigigil niya si Baratrum. Ikaw kanina ka pa. Ikaw kanina parang pa. Game 2 lang. Game 3 na nga yung laro.
game to ka pa. And then ito na nga yung Serpent Wards. Tamang push lang na. Dito sa baba. Oo, solid pusher nga sila dyan. Pero top lane naman yung kinukulit dito ni Morphing. Parang gusto niya rin na mag-force na mag... Ano, force nila na ma-push. Trade kasi down, kanina kasi diba naboset, nabigyan sila dun sa teamfight. Dalawa sila. Ni S-Ben at saka neto ni Baratroom. Saga. Trade lang. Top lane naman, ayan na si Whisper. Hindi pa natin nakikita yung magandang primal split, no? Oo, wala pa. Hindi na pa pinapop yung primal split na dito. Pero uy, Stinger, kinancel niya. Pero dahil nakita nila si No Fear, gusto nila i-go. Pero baba, uy, nakatakas na si Warlock. Ayun na nga din ang maganda dito. Pero kailangan nila defend yung bottom lane nila. Napupush, plus may tower pa dito yung Amber Jessa. Ayun na, nag-primal split. Pero joke time lang. Eh, napapanis na yung primal ko. Ba't di ko na gamitin, sabi niya dito. South America. Saang region? Galing tong hamburger sa South America po. South America. Hindi po CIS, mga sir. South America. 8 and 10. Medyo matindi yung laban natin ngayon, ha? Medyo matindi yung laban. Pero top lane, ito na nga yung charge ni Snowpier. Tinalo na, pero may ano eh, primal eh, no? Oo, tsaka nang bubosit lang din siya dito. Alam din nila yun eh. Oo, pero kailangan nila mag-back. Lahat ng kupunan ng Yuji na dito na sa top lane. Back na ito, sabi ng Windstrike. Pero mukhang lalaban si Kuman, ha? Pag na-lockdown to si Kuman, talagang patay na patay ito. Oo. Uy, pero tipi na lang. Oops! Pag. Pag-pag pa nga. Inoffer dito. Nako, siya yung delikado ngayon. Nasa 3 line siya, pero nag-charge. Papunta kay Chris Lack dahil nahuli nga si Lil. Dito onto is Rubik, pero yari si Nofer. Na-shackles pa nga na dyan. Siya pa ang alay. Si Hawaw de Carabao, yari. Pero dapat ang ginagawa din ni Morphling dito eh. Pag alam nila sama-sama lang yung team nila, pinaflow niya yung lanes, di ba? Sinusulit niya yung ano, yung time na hindi siya napapwersa dun sa ano niya, laning niya. Oo, CIS. Opo, sir, mga sir, Windstrike po yung CIS. And then itong Amber Gesa naman is South America po. Ayun, si Chris Brown, taga Bolivia daw. Bolivia. Si Chris Lack, no? 8 and 11 tayo. Top lane, ito na yung kalakasan ng Reeking sa pagpupush mga tropa. Then going for Radiance na nga din sila. Pero ang problema nila dito, itong si Morphling, paano nila i-boom, baga-boom? Ito papatayin, diba? Pag na fatal bans, tas na-shackle. Tas nabagsakan ng golem. Pero kita mo yung item ni Morphling, going for Ethereal Blade, tapos Linken na siya, Linken. Tapos sunod na nga din yung Aghanim's. Aghanim's, no? Aghanim's Scepter siya dito. Trade for trade lang yung mangyayari. Mid lane tower and bottom lane tower dito. Ayun nila makikipag-away sa isa't isa. Oo, Linken completed para na rin, para kay Morphling. Mahirap makipag-away, baka mabarangay ka. Oo, ayaw na. Tamang push lang sila, no? Tamang pusher lang, no? Solid pusher ka nga doon, pero ito tinaluan na Remnant! Grabe, galit na galit! Patay ito. Makapatay ba? Pero may Lincoln Spear na nga siya dyan. And then the Wall of Replica, nandiyan na din. Kuman, buhay na buhay pa rin! Na Spirit Vessel na lahat! And then nung Grata, siya magiging ally dito. Oo, pero pagkabuhay dito ni nang Grata, pwede silang kumuha ng ano dyan. Pero meron pa rin kasi Golem ito si Warlock. Ang hirap din, kailangan pa ni Kuman siguro ng manta para ma-dodge man lang itong spirit yung vessel pwede. Para hindi siya ganun kabilis na namamatay. Ang lambot din kasi ng buhay niya eh. Siyempre naman. Pag full agility siya talaga, malambot talaga siya dyan. So, 8 and 11, 12 pala. Oop, nagpakita. Yan na nga si Chris Lack, pero may waveform out. Oop. Tamang inggit ka nga dyan. No? Tamang inggit ka nga dyan. Pa SBS na lang. Oo nga. Bagong gupit na may SB pa. SB pa. Bagong gupit na may SB pa. Nako po. Sana balot. Okay lang. Ayun nga. Pangalawa siya nalaglag. Solid pusher nga. May punishment ba yung una nalaglag? Meron. Di ba nasabi mo na yun? P12. Sa P12, no? Hulo. Welcome to Mobile Legends. Grabe! Grabe naman si boss! Welcome to Mobile Legends! Champion! Naku, mag-champion muna kayo bago ka mag-iabang neto! Pre, walang tiwala sa atin! Pre, walang tiwala!
Wala, nakatrastok sa'yo. Oh, no? Yan pala, abangan nyo, All-Star match namin, June 16 na, 3 PM. Mabibigyan talaga to si Yalo eh. Makulit na eh. Kinampi pa si Mau at saka si Sean. Naganap ng malakas. Yan, ang mga kampi kong mga batla. Kaming mga batla. Bugbogan na yan. Papasawin namin yan ng K-pop. Oh! Tinanluan na naman, pero pumasok si Whisper. Napakagandang combo. Petal Blanz, Eloy. Plus Golem. Sakit, pero hindi pa tapos to. Mamamatay agad si Lil. Pero hindi na agaw. And then si No Fear. Yung awaw di kaara ba, makapag-charge pa ba? Hindi na siya makakataas dyan. Ang hirap. Two down sa sign ng Wind Strike. Pero ito na. Oh, Chris Lock, the Searing Chains, plus Bezel. Bezel type pala dito si Chris Lock. Oo, oh, ang maganda din kasi para kay Morphling eh. Kailangan niya talaga ng manta eh. Hindi na, pag nagano pa siya, di ba, may Lincoln na siya, tapos nag-recta siya ng ano, ng Ethereal Blade dito. Mahirap. If ever niya na mabigay Ethereal Blade niya, lagi siya napapokus eh. Bezel lang yung katawat niya, hindi siya nasisave dito ng ano, yung mga kasama niya. Ang problema kasi, pag nag-defensive item siya na Manta style, matatagalan siya sa doon sa, oo. Pero ang problema kasi, Ayan na naman, nahuli na naman si Lil. Nag-snowball na dito yung Unburgess sa mga sir. Oh, the vacuum is real, pero mamamatay si Lil, pero lalaban na yung Windstrike. Kaya na si Silent, galit na galit. Gusto niyang patayin dito si Chris Lock, pero may Remnant out lang sa dyan. And Stinger, babalik sa nakaraan. Oh, mag-aalay na lang si ano, Shaman. Ayun ano din. Ano pala? Pero ito ay nahabol no? pa rin. Uy, mabilis. Ang bilis, grabe. Takbong magnanakaw mga sir. No Fear, mamamatay pa nga. And then Whisper pumasok sa case na. Delikado si Chris Lock dito. Inahabol nila. Inahabol pa nga ni Silent dyan, pero wala na siyang ano ha. Oo, kailangan nila mag-ingat dito. Kasi wala na silang ano eh. Tingnan mo si Jericho. Sobrang slow! Si Jericho! May iwan niya ato. Boom! Binigyan ng Stormhammer, pero siya, Searing Chains na naman. Vacuum na paganda, pero walang follow up. Ang hirap din lang. Kasi, lumamang na sila dun sa Huli ka pa! Eh. Oh, dapat hindi na lang muna sila nag-go. Kasi wala rin naman siyang God Strength din dun eh. Tsaka, ang bilis kompleto rin agad eh. Makakabackup agad to si ano eh, si Ember Spirit eh. Fatal Blend, no? Grabe na eh. Pero ito na. Ages of the Immortal. Kukunin na dito na Amber Geza. Ang bilis na lang mag-online ngayon. Oo. Tsaka ang bilis din na mag-cooldown ng ano. Hindi nga natin nakikita na naaagaw ni Rubik yung itong Snake at saka itong Golem. Oo, lagi siya namamatay, no? Namamatay agad eh. Na-out position kasi siya lagi. If ever na mag-TP siya doon, sa gitna siya pumupwestre. Dapat si Ruby kasi, lagi lang siya kasi likod, meron malayo lang. Naman sa likod, eh. No? Oops. Pero ayan na! No Fear! Pumasok na din dito si Kuman with the Morphling. Pero ang katin ng damage yung Petal Bands! Patay si Nongrata! Patay and si then Morphling. Si Kuman! Siya na lang natitira! Kumag! Mamamatay Malina, din! Wali pinasukan na liga to si ano, Morphling. Pasok ng pasok! Binibesel lang siya patay po! Wala siyang dito. Pangdad sa besel! Oo. Paano na gagawin niya doon? Kaya matapang mabilis siya napamatay eh. Matapang si Kuman Oo. Eh. Ina-underestimate niya yung power tsaka, ng Petal Bands. Tsaka pinilit pa nila. Natapos na yung ano Roshan. Wala pa yung S-Bend doon sa teamfight. Malulugi sila. Pag nag-front ito si Morphling doon. Patay agad, oo, no? Oo, patay siya doon. Hindi siya ganun ka, ano, kahit itong si Dark Seer, hindi sila ganun kabilis na, ano eh. Makatitake nila lahat ng skills eh. Plus, mayroon pang Serpent Words doon. Diba? Oo, di ka naman galit. Hindi. Hindi. Ay, ha, Aaron Azero. Ang ganda mo daw, sabi ni Aaron. Wow. Oo, niyari ako niya lagi. Niyari daw, pero ito na, Unburgessa, ha? Kailan ko ito nangyari? Eh, ako nga lagi mong pinagtitripan eh. Hindi nga pinagtitripan yun eh. Pabor nga yun sa'yo eh. Ano ayaw mo pa? Eto na. Europe, hindi po mga sir. South America. Taga-American. Pero ito na. Oops, meron pero na naman. Uy, kinopia na ni Lil. Ayan na yung gusto mo. Shola, kinopia na yung ano, Panda Split. Problema. May Aegis pa may yan. May Aegis. Bali, ano. Tsaka bilis na mawala eh. Naka-Radiance din ito si Raid King eh. Oo. Ito na si Chris Lock, ha? Tamang bantay na siya dito. Pero nagalit na si Silent, tamang Warcry, pero wala pa rin siya. Uy, meron na pala siyang God Strength dyan. Nagpa-buy time lang, pero na-ex! Dito si Yawaw di Carabao, si Nopir, delikado, pero ang gandang golem nun. And then yung Petal Bands nasan, wala pa rin Petal Bands. So walang enough na damage dyan yung side ng Windstrike. Pero, oop, waveform na naman by Kuman. Disaster yata to for the side ng Amborgesa. Pero mabubuhay ulit yung ano ha.
Mabubuhay ulit yung Ember! Fight. Round 2, no fear! Kailangan na mag-ingatin yung Petal Bands so, damage! Ang kate! Takbuhan na muna sila dito mga sir! Oo, oh, pero yung Barracks ha, standing still pa rin. Oo, oh, pero pwede na sila bumak dito eh! Di kita mo naman si Kuman oh! Oop! Uy, nag-glimmer, pero may sentry wards! Oops. Patay ka ngayon! Nasobrahan sila doon. Siguro dahil pagkabasag nila ng tower, bumak lang silang bagya. Pwede nila kunin na yung shrine dito eh. Parang secure na nila yun eh. Wala na rin silang ibabato. Wala na silang golem. Wala silang serpent wards. Kailangan na din nilalaga nila bumakin. Sayang kasi malakas golem, lang sila lumaban pag may mga ultimate sila eh. Yun nga. Sayang yung golem kanina, wala lang petal bands eh. Kung nauna yung petal bands nun, sasabay golem. Sakit nun. Oy, solid ka naman dun! Yeah. Yeah. Oh, pwede yun, pwede yun! Papapapade na lang ako! Pwede yun! Treat! Ikaw yung captain! Treat! Oh, pwede ko, hinig ko yun! Sakto yun! Oo, takot ka ba? Takot! Tinalo nga namin kayo! Tol, sus! Nabuhat ka lang! Baka kinain ko si Art Saline! Yung star ako player kasi, nyo? Ako kasi lanean mo! Paano yung talalino? Star player! Mag-shift na ako! Doon na, phosphor! Kapag lumaas morph dito, yari pa yung hamburger. Ayun na nga din. Ano na bang item ni Kuman dito? Mamanta siya! Ayun, narinig ka niya! Diba? Sabi ko siya eh! Kasi kung pipilit niya yung Ethereal Blade niya, useless din. Para ano, hindi na kasi nag-iwalay din mamatay, eh. No? Tsaka hindi na rin nagiging effective itong si Baratroom. Okay siya sa early game kasi kaya yung mga solo heroes pwede niyang mapitas. Pero pagdating kasi sa gantong ano na, oras, hindi na sila nag-iwalay. Kaya madali siya napipigilan yung pag-charge niya. Hindi na pitasan eh. Kumbaga clash na eh, no? 5v5 na talaga. So ito na Ann Borghesa. Kukulang na lang, siguro antay nila na pwede siyang kunin nila yung shrine, tapos antayin nila yung ano, yung golem na mag-ano. Pwede sila dyan, pero naka-smoke yung windstrike ha. Mukhang ano to ha. Uy! Nahulay! Ano yung pitas? Pero silent! Ang BKB patay agad yan si Stinger, pero Petal Bands! Nakuha na Rubik yung Petal Bands! Ang katay, Jericho, kailangan na mag-ingat dyan! And then si Whisper, nag-prima split na nga. Takuha na sila dito. Kuman, uy, wala siya na uli. Pero patay pa rin dyan si Jericho. Unstoppable, may streak pa yung Warlock. Ayun na nga. Mayaman, no? Nahabol pa. 700 gold para kay Silent. And K1, ako, makakancel ba? Walang pang-cancel dyan. Eh, pero yung target si Whisper. Grabe sila doon. Nakuha niyong Petal Bands. Nashock din sila doon eh. Wala din silang ano doon eh, vision dito sa may, ano, sa may lagay ng obs. Kaya, ano, nasodan sila, nasetan pa sila doon. Sobrang ganda ng laban, no? Parang TI talaga. Wow. 40 minutes pa. Oo, 40 minutes pa yan. 40 minutes pa nga. Solid nga yun. Yep. Kapon din, no? 60 minutes. Angs. 60. Oh, Alliance, no? Game 3, no? Grabe yung Alliance. Puro long game. Oh, Alliance yun, eh. Ayan, Alliance. Si Red kasi. Alliance, out. Grabe yung Alliance kagabi. Pero at least, di ba, lakas yung Alliance. Nasa upper bracket sila ngayon. Oo, nandun na sila. Ready for playoffs na sila. Uh-huh. Pero ito si Kuman, meron na nga siyang Manta style. Eh, na magandang na item niya din. Parang hindi naging okay yung ano first item din na ano niya. Lincoln? Lincoln Spear, no? Kasi, dami nilang pang-cancel eh, no? Dami pang hex mo lang yan. Maka-cancel na agad. Oo, mamaya, guys, mag-stream ako. Yan. Solid. Solid ka talaga doon, Kyle. Nabuhat lang yan. Sa kanya pa nang galing. Nabuhat lang yan. Ako nga MVP doon. MVP. To mong catapult yung MVP doon. kita mo yung terror blade nyo, umiiyak-iyak na sa lane. Sabi niya, Shola, help me. Hindi ko pinapansin, wala ka dyan. Mamaya may, ayan, si Lil. Opo, yes sir, yung dati pong BP pinalit kay Roger, mga sir. Si Lil, na nagnabi din siya. 14 and 22 tayo. 5k advantage for the side of Ar Borghesa. Sobrang, ano, dikit na laban. Pero kasi, kahit na yung top lane nila, mega creeps na, pinaflow pa rin dito ni Silence. Antayin na lang din nila dito yung, ano, Roshan na timing. Yun yung kailangan din nila. Pero kailangan din i-contest ang win strike yun, ha. Once na nakuha na nga nila yun, mahihirapan sila mag-execute dito. Oh, okay. Pero dapat pumasok din dito yung ano,
vacuum muli non grata para mahirapan din si Rate King na mag-preheat sa ano, sa gitna ng team fight. Yung nangyayari kasi naunahan sila ng Hamburguese, eh, no? Lagi sila naunahan ng Golem Fatal Bans combo. Ang sakit din kasi so dapat binaban na lang din nitong nila yung Warlock. Uy! Nakuha ni Silent! Surprise, Mother Father! Yung Midi nag-alert! Uy! First yun na yan! Pero Whisper pumasok! Mamamatay si Chris Lock! Pero may buyback siya dyan! Buyback gagamitin and then Whisper! Nakulong sa kukungan! Oo nga, Silent! Nako, sinong focus na dyan? Kinakite nila dito yung Sven! Takbo na! Kinite nila dito yung Sven! Pero pag namatay si Chris Lock, buyback to! Ayan ang damage! Pero may 4-stop! Pero napalipad na naman dito itong Raid King. Mamamatay yata si Silent. Yung Fatal Bans. Buyback ha? Grabe ang katin ng Fatal Bans. Mamamatay din si No Fear. Oy, and then si Kuman. Pumapalag pero naka-strength siya dyan. Wala siyang damage. Strength. Yan, sabay pa tayo doon. No? Grabe nga yung synchronization. No? Pero Raid King. Yun, boy. Sinagay mo ako eh. Sige, hindi kasi. parang kanta. Pero okay na yun kasi na-force naman nila na mag-buyback ito si Ember Spirit. Once na nagkaroon ng team fight na naman, pero pwede nila sulitin to pagkabuhay ni Spirit Breaker. Pwede sila mag-clash kasi walang Golem, walang Serpent Wards, walang Primal Split. Pwede nila sulitin yun. Once na mapatay nila si Ember Spirit, tapos ang Dota niyan. Oo. Delegado. Pag nakaganim sa din tong Warlock. Sorry, hindi siya basta-basta napapatay. Ang ganda ng mga position niya. Unlike dito kaya, no? Kay Lil na Rubik. Lagi siyang, ano, ang bilis niyang... Si pag Dayara, nakapitan no? siya ng, ano, nakapitan siya ng, ano, Fatal Bans. Wala na. Kalahati agad yung buhay niya, eh. Dayanara, no? Dayanara. Grabe nga si Dayanara. Warlock, yan. No? Tatlong game, Warlock. Dayanara. Tagabagsak lang. Tsaka tagahil, no? At least, may purpose yung buhay niya. Mas malupit pa yung kay Eric, mas malupit. Pag namatay siya, makokontrol niya lang yung golem niya. Pero pag buhay siya, di niya kokontrol. Numonormal yung warlock ni Eric eh. Pag naglapag, numonormal, lalapit sa mga kalaban eh. 16 and 24, medyo pero, dikit. And makukuha pa nga yata ng win strike yung Aegis. Walang ano ah. Pero mag-contest, pumasok si K1, magiging alay. Pero ang ganda vacuum ball. Nasaan yung follow-up? Fatal Bats din nandyan. Pero Kuman, Stinger, mapapatay siya dito. Kuman with the BKB. Chris Lock yung target ni Silent. Pero mga katakas, uy, mamamatay si Lil. 1-for-1 yung nangyari. Pero No Fear nakapag-charge pa. Chris Lock, naka-Glimmer Key, mamamatay. Nawi, form out siya dun. Buhusit ng Bezel. Nakamatay si Chris Lock, walang buyback. Pero nung Grata din, mamamatay din. Sa likod naman, Silent. Gusto niya patay si Dayanara. Dayanara is doing it! Grabe na si Dayanara din. Mamamatay din siya dyan. Kuman. Ako po, nagkamali pa rin sa Maliga. Kuman, walang Vessel pero may Manta style. Mabubuhay pa kasi Kuman dyan. Kinopia niya pa dito yung Ember. What a play! It's a disaster! Wala na reincarnation to. Ay, meron pa pala. Meron. Pero nag-buyback ito si ano, ha? Nag-grata. Nag-buyback yan. Grabe naman itong laban na to. Para Liquid OG, pero mamamatay pa yata si K1. Sakit, pulag-pulag. Uy, Silent, delikado ka dyan. Pumapalik si K1. Walang buyback yung mga kaibigan niya dito. Charge. May charge pang kasama yan, pero ha? Pero medyo makunat. Hindi na ganun kalakas yung damage nito ni Kuman, ha? Stun. Boom. Ayan na nga. Kuman, patay. Ay. It's a full team wipe. Wala rin kasi yung buyback sa Ember Spirit. Pwede sila mag-degen ngayon. Kunin na nila yung Aegis. Aegis na sila. Aegis. Kahit na meron dun, meron dun, yung Serpent Wards, laban-laban pa rin sila dun sa gitna. Ang hirap din kasi, nagpapahirap sa kanila itong si Warlock. Ang ganda ng position niya, nasa high ground siya, yung slow niya. Kaya ang hirap din na makapasok agad itong si S-Bend dun eh. Pero ito, nagagalit na si Kuman, no? Tamang galit ka nga. Hindi na napapatay dito yung Morphling. And then kumukuna na din dito si Silent and may cheese. Once na nakapag-ano na si Morphling, kita mo yung item niya. Nagmanta siya, nag-BKB pa. Once na ayun yung item niya, walang kayang mag-burst sa kanya. Wala silang Lina na kayang mag-boom, patay ka agad. Na kahit ma-hold mo, makakapag-convert pa rin kasi ito si Morphling eh. Kahit beselan mo yan eh, no? May Manta style na nga. Madadodge na nga, tsaka may BKB na nga din. Oo. Kahit na lamang sila dito, itong Ambergesa, pero yung pressure, kahit mega creeps na yun sa top lane nila, yung pressure na nabibigay ng win strike dito, hindi pwede, basta-basta pwede mag-push dito yung Ambergesa. Tama. No, hindi just burger, mga minute burger na nga po itong Ambergesa ngayon.
Galit na ang Kuma, go. Galit na si Kuma ni. Di na napapatay. Oh, real quick nga. Kanina, oop. Burger King na eh, no? Oo, BKB completed para na rin kay Ember. Ito, hindi na siya mapapatay dito. Pag namatay to, 20. Itong si Ember Spirit. Basta maganda yung mga positioning na dito. Op, tamang blink out. Pero so, kailangan siguro FFN din neto ni SB netong si Warlock eh. Kahit na matalo na niya na naka-God Strength niya, mabilis na mapatay yon. Plus, meron siyang vision dito. Kayang-kaya, hindi siya mamamicro. Kaya niya agad na mapadali yung teamfight nila eh. Kasi, kaya niya rin maklib yung mga illusion dito niya ni Brewmaster. Pero ang problema, yung BKB niya, hindi na ganun katagal. Oo. Kaya, ang bilis siya ng mamamicro. 5 seconds lang eh, no? Ang bilis nga niya mamamicro dito. Yun din yung crucial. Pag yung BKB mo, binili mo ng early, tapos biglang nakabawi yung kalaban, eh, siyempre, bababa na lang yung segundo. Delikado talaga. So, Kuman dito. Tingnan nga natin. Level, ayun, 10 seconds pa. Ito, 9 seconds naman. No. 10 seconds pa rin. Ito naman, si Sven. Ito, sobrang aga niya nabili yung BKB niya. 5 seconds na lang. So, luging-lugi na nga siya dyan. Maganda sana. Oo nga eh. Sa season 2 mga sir. Abangan nyo sa season 2 sa ano daw yung final sa High Grounds. Oh, talaga? Oo daw. Tapos may True Sight na din doon. Oh, talaga? True Sight. Madali sabihin. True Sight na din daw. Wala ka bang tiwala kay Red? Red? Wala ka bang tiwala kay Red? Red yan eh! Red yan eh. Kaya yun ni Red. Kumbaga siya yung ano dito. Pero ito na nga, 21 and 27. Talagang nag-iingat dito yung both teams. Sobrang dikit ng laban. Isa magkamali is GG na talaga. Ganda ng kanyang orange shield, no? Gold eh, no? Gold. May ganyan ako. Eh, gold sa team mo nga. Lakas ng team ni Bosalo eh. Sure champion eh. Parang gusto mo magbatak talaga ng offline ah. Gusto kong mag-offline ah. Oh, gold. Eh, gold sa team. Ang sarap pagmasdaan! Ooh, yeah! Ah, wala na si Batman. Hindi, nandiyan pa si Batman. Oo, nandiyan si Batman. Nandiyan si Batman. Di pwedeng di lalaro yan. Kailangan lumaro si Batman. Batman, Kuya Joe, Palop, Yowe, Gusto Gaming, at CBB. Dalawang pro player yan, mga sir. Kay Yowe pa lang, wasak na ang heads eh, no? Oo. Yung, kumbaga yung lane ni Yowe, eh, dead lane na yan. Kahit oo, sino tumapat dyan, GG ka talaga. Mag-GG ka talaga. Lalo na kung mid 1v1 kayo ni Yowe. Pero ayun na si Nopir. Nasipat, nasipat. Buyback status daw. Sige boss, pero wait lang. Uy, nasiring change. Napakaganda. Ayun yung buyback status natin. Wala pang pera yung rating. Sabi ni Arginio, sinasabi mo ba mahina mag-offline siya? Ah, hindi, ang ganda kasi nung ano eh. Dark Seer eh. Yung, you know, yung something, iron shell niya. Ah, nagalit na si Arginio. Shari ka, Arginio. Arginio sa boss. Arginio. Oo, tahimik lang ako, Arginio sa. Boss, Arginio. Oh, nauli! Nauli, Reeking! Naku po, delikado siya dito. Pero may BKB available. Wala kasamang tropa yan. Wala kasamang tropa. Pero Serpent Wards, pinatay agad si Stinger sa likuran. Makulit ka. Walang buyback. And now, K1. Oh! Na-force na, pero meron siya reincarnation dyan. Round 2. Pero Kuman. Pero ako nang BKB. Oo nga, ayan na vacuum wall. Pero nandiyan na din yung mga Brulings. Ginugulo-gulo lang dito yung backlines ng Windstrike plus the Golem. Lethal Bands. Dapat hindi tinatapon. Ganda. Pero Kuman, mabubuhay pa ba siya dito? May Mantas dahil siya dyan. Pero Kinopia, nandito yung Ember. Mamamatay si No Fear. And on the front line naman, Lil. Oop! Grabe yung Ember Spirit ni Chris Black dito. Pero, oop, K1. Mamamatay yata, pero may, wala na nga siyang reincarnation dyan. Aegis, kinain na din yung cheese. Babakbakin na dito. Itong si ano, sino ba to? Si Ember, may yung katino damage. Beetle Bands pa, mamamatay si Silent. Siya na lang mag-isa. And si Kuman. Grabe yung laban na to, mga sir. Takbuhan na to. Uy, nablock pa. Op. Waveform? Op, tumitipi ka pa. Uli ka dyan, boy! Napakahaba ng ratio na ito ni Stinger. Naman, nag-buyback rin naman kasi si Stinger dito. Pero although napatay din naman si Ember Spirit, hindi sila ganun kabilis na magpupush kasi wala ang Serpent Ward. So ang gagawin lang nila, ipo-flow lang nila lahat ng lanes. Pwede naman mag-buyback dito si, ano, etong si Morphling at saka si S-Ben. Pero hindi nila kaya na itulak pa rin itong tower. Hindi nila kaya makumuha ng tower pa. Itong Amber Jessa. Oo, kailangan din nila ng tulong ng Golem din eh, no? Oo. Tsaka right clicks. Ito si K1, pwede siyang pumush ng Tore. Oo, pero kasi
Na, meron din kasi ditong Zomba din ngayon. Etong mabubuhay na si Barat Room, nandito pa si Darkseer. Kailangan mo magdating ni Darkseer. Oo. Boom, boom. Oo, kailangan na tanong ano. Uy, nag-buyback. And back muna tayo, Ann Borghesa, sabi niya. Kapatid ko si Kuya Nick, syempre. Pinsan niya daw si Yowie. Sorry sabi ka naman, nga sabi naman, kapatid ko si Kuya Nick, share ko lang. Lakas ang tama mo yun, Oreb. 23 and 31. Tuki advantage for the side of Uy, nauli! Namamang pa nga dito yung ano, na Amborgesa ng Bahagya. Walang item yung Baratrum eh, no? Wala na talaga siyang ipak pagdating sa late game na. Anak ako ng tatay ko at nanay ko. Puchi Hunter. And Chris Lack. Uy, nag-gem na to si ano, ah. Si Baratrum, galit ha? Na, no? Galit, galit na. Galit na si Baratrum dito. And tingnan natin mga sales. So, tamang farm muna sila dyan. Tatay ko si Digong. Solid ka nga dun. Tatay ko si Boss Strike. Alo. Ala. May anak na ba yun? Baya pang anak yun mga sir. Sino nanay mo? Tito ko si Calbs. Tito nating lahat yun. Tito ng lahat yun. Oo, oh, tits natin lahat yun mga sir. Pero ito na. Hinihintay na lang din ang Amborgesa. Itong mag-cooldown yung golem ni Warlock. Pwede yung pwede sila ngayon nakmuwa. Kasi ang hirap na eh. Hindi na ganun din ka ano eh. Driver namin siya. Driver namin sa alo. Tagatapon nga lang namin. Basura yun dito eh. Tagatapon namin na basura yun. Visit. Visit to Eduardo Vince. Visit ka. 23 and 31 tayo. 4K advantage. Para din sila. Sa Amborgesa. Nako, tagal nilang tapusin to ha. Pero itong Ember, ang ganda din ng ano niya, item build niya dito ha. Nag-ano talaga siya, agad na vessel. Kasi no early, kailangan talaga nila ng vessel. Kaya siya nag-build kasi siya yung pinakamabilis na makakabuo. Oo. Ayan, Baldo. Itinatawag na si Baldo mga sir. Mm-hmm. Baldo Natics. Pero to na yung wall. Nilapag agad mga sir. Oo, pero silang bumaknyan. Oo, kasi wala ng wall eh. Oo na nga. Buy time lang, no? Buy time. Buy time lang. Oo. Antayin nila mawala wall. Farm nila. If low lahat ng lanes, then go. Kasi matagal yung cooldown ng wall. Mga 100 seconds din yun eh. Mm-hmm. O kaya antayin din nila yung pag-respawn ng Roshan. Na. Kuya ay, isang Baldo naman dyan. Paano niya ba sinasabi yung Baldo? Paano? Baldo. Ayun, ganun. Balde. 23 and 31. Ang tagal ng game. Raking na Silver Edge na din siya dito. Oo, tsaka yung mga skeleton zombadings dito ni Raking. Isang paluan na lang din na SBN eh. 25 na itong mga to eh. Mas tingnan natin yung mga talent habang walang nangyayari. Reincarnation, cast, rate, fire. Ah, okay. Pag namatay siya, may stun, no? So, wala pa, wala pa. Okay, Ember, wala pa din. Sa sign ng Wind Strike, ito. Oy, last 40 God's strength. Oo. Pero wala siyang buyback, ah. Sinong pinipicture mo dyan, Reb? Ay, meron. Morphling naman, 2-reform charges. Ayan. Meron siyang buyback. Going for Scuddy na nga din itong si Morphling. Game na tayo dito, Amborgesa. This is it. Ayan na nga si K1. Nalapagan na ng mga ahas. Lumapag na nga, ayan na nga yung ahas. Easy, ano lang, easy. Bakbak lang dito. Uy, na-bessel. Alam nila walang walang wall of replica pero sa backline. Nakakunong no, grata nasa likod. Ayun na yung vacuum. Wala siya ma-vacuum dito. Pero na-focus down ito si Morphling. Auto buyback by the Morphling. Nasaan yung golem? Ayun na nga. Last yung wall dito. Naku po, delikado sa frontline. Chris Lack mamamatay. Buhusit itong dalawang support. Yun itong lang. Si Warlock tsaka si Shadow Shaman. Patay ka ngayon, no fear. Lalaban ba? Nag-buyback na dito si Chris Lack. Delikado si Kuman. Meron siyang BKB dyan. Pero ayan na si K1. Op, na-lip ng Bahagya. Kailangan mo na nilang mag-lilo dito. Pero mukhang gigil na sila manalo. Oh. Ang gandang vacuum nun. Galit na. Pero pwede sila dito maubos sa clash. Kasi wala na silang skill na bibigay eh. Oo. Pero may primal split pa. May primal split pa. Pero sa side ng Amborgesa, wala na silang golem. Objective lang ang unat ng Raking. And tama, back muna dito. Roshan is available. Ay na rin. Ang ganda ng pinapakita dito ni Stinger tsaka neto ni Warlock eh. Nag-blink in sa kanya si Sven kanina, naka-BKB. Pero na-micro nila, na-force-stop
out lang sila, sabay glimmer. Minamicro lang nila kasi alam nila sila yung EpiPen. Ang dami nila nagagawa sa teamfight eh. Nakakaboset sila lalo na pag wala ng BKB itong sis Ben. At saka ito si Morphling. Saka yung slow neto ni Warlock, yun yung napakalakas ng impact eh. No? Pero ito na, dito na nagkakasira ng pangarap sa Rosh Pit. Ang bilis nilang mag-Roshan, may Solar Crest. Pero meron Whisper. Primal Split. Ayun yung Primal Split. Topper, nag-charge na dito. Kinugulo pero, lang. Oo, kumugulo-gulo lang dito si Whisper. Pero yung Aegis of the Immortal, may kasama may ng cheese. Aghanims. May pressure. Kunin nyo na lahat siya, naka-Aghanims na dito yung Ray King. Naku po, may cheese pa. Hindi na nila kinuha. Wala na silang pakilam. Walang time. Wala na silang pakilam. Kuman dito, pinatay na nga si Stinger dyan. And then yung Vacuum. Oh, nagali na si Silent dito with his God's Strength. Patay dito si Kristak, pero may Aegis. And non grata will fall. Ayan na nga yung Golem, namatay dito yung may Warlock. May cheese pa sa Rosh Pit. May cheese pa nga sa Rosh Pit. No fear. Magcha-charge din dito, pero Kristak will fall. And then ayan na nga si Silent. Ahabulin dito ni K1. Na-stun pa dito. Mabubuhay pa si Silent. Wala silang and then vision. Si Nofear yung magiging ally. Kuman boy na boy pa rin. Mahabol, pinatay na ng Golem. Si Kuman. Siya talaga kailangan patayin. Pero Silent nagbabalik. We're back with a brand new track, sabi ni Silent patay dito. Pero mamamatay din si Whisper. Uy, nakapag-block. Grabe naman yun. May cheese pa sa Rosh Pit. Makukuha pa ni Winstrike. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Oh my God. Nako po. May cheese sa Rosh Pit. Nako po. Hindi nila alam, no? Alright. Power map. So, chat kaya natin. Oo. Winstrike dito. Pero dito, mababasag ito. Pag hindi ito dinep ni Morphling yung top lane tower nila. Dalawang catapult nila nandito. Kahit itong Ambergesa, hindi nila kinuha yung cheese sa Rosh Pit. Nangyari. Grabe nga yung cheese doon. Yung cheese, hindi nila... Bung hindi nila alam ng Ambergesa, no? Hamburger, hindi nila kailangan ng cheese. Kompleto na kasi sila, may cheese sila. Kaya di na nila kailangan ng cheese dun sa hamburger nila. Oh, pag naman, nilagyan nila ng cheese dun, cheesier na yun. Yum cheesier na yun. Cheeseburger na. Grabe naman dito yung laban na to. Sobrang back and forth. Yung cheese, hindi na, wala na silang pakialam. Sige, sa inyo na yan. Oh. Kay Roshan na ulit. Pero, kay Roshan na lang. Nakuha na yan. Ni Shadow Shaman. Nakuha ni Shadow Shaman. Ayun pala. Kanino binigay? Nakaramdam. Narinig kasi tayo. Kanino binigay? Aghanims nga. Kala ko kay Raid King eh. Aghanims nga kay Warlock. Maganda rin yan, napakasakit, dalawang golem. Tapos pag namatay ba siya, tatlong golem. Naku, may silbi talaga yung ano niya, hero niya. Bali, problemahin niya lang yan, itong kanyang refresher. Pag napag-refresher na ako. Hindi pa din kasing galing ng Warlock ni Quinnic yan. Kwentuhan lang naman. Warlock ni Boss Eric o Warlock ni Dayanara? Kanino Warlock kayo? Papanig! Pero yun na, tinatapos na nila yung Dota. Maganda! Ang ganda Vacuum Warp lang! Silent the combo is real! Silent with the damage! No fear na mamamatay dyan! Pero buyback na lahat! Sige na, magbuybackan na kayo dyan! K1 naman nasa harapan! Meron pa siyang reincarnation dyan! Mamamatay si K1! Ako yung damage dito ng spin! Tapos yung combination dito, hindi na yata kaya ng Unforgesa to. Uy, nandiyan pa yung Ethereal Blade. Dali pa nga siya dito. Kuman, papasok na sa front lines. Grabe yung Weeperm dito ni Kuman. Dalawang beses. Na-stun. Pa dito, ito si Whisper. Oh. Pero ayan na! Yung Golem! Buyback! Grabe, patay si Kuman dito. Grabe, walak na X pa! Si Kuman! Patay si Kuman! Walang buyback! This is it! Ambergesa, tapusin nyo na! Lil, mamamatay pa nga siya. Uy, nabuhay pa! Nag-dagger out pa. Sayang na, kunti na lang. Nakapagal na ng teamfight nila. Ay, na mahirap eh. Meron kasing Aegis. Meron pa kasing double itong reincarnation si rating. Kahit na-perfect nila yung wombo combo nila doon. Dapat kanina pa nila ginagawa yun. Mabubuhay pa rin eh. Kung ganun ng ganun yung teamfight nila, kaya nila labanan. Tsaka ang sakit eh. Lalaban ka doon na wala kang BKB sa Serpent Wards na may golem. Talagang masakit, no? Kahit Morphling ka pa, tapos yung Hex pa dito ni Stinger nagpanalo. Pero patay na naman dito si Silent. Wala na din buyback. Yung BKB din kasi ni Espen, eh. Oh. Ano na lang kasi,
5 seconds na lang. Kaya ang bilis niya na mamicro ng dalawang support. Ooh. Well played pa rin para dito kayo. No, no, kay Warlock. Yung pa rin talaga yung nagdala ng laro nila Warlock, sa teamfight nila lagi. Lakas ang Warlock ngayong meta na to. Nag-trash talk pa, boy. Ano itong big sabihin nito? Van Aganar. Question mark, nag-question mark pangalan niyo. Hindi, laglag na kayo sabi. So, win strike mga sir. Hindi, laglag na yan. Laglag na po yung win strike sa minor. No, 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 to major. Pero ngayon mga sir, dalawa yung kukunin dito ha, para pumasok sa major, ha, sa epicenter. Pagkatapos ng minor, major agad tayo doon. Abangan nyo yan. June 22 mga sir, major. Epicenter, last major ng ating season. Oh, then TI na po, TI9. Eh, grabe nga si Dayanara dito. MVP, no? MVP. Jericho, no? Jericho Rosales. At saka ang galing niya kasi mang micro talaga. Yung position niya talaga, nakakabosit eh. Galing. Hindi mo siya maano eh. Ang ganda rin na first build niya. Itong ano, glimmer talaga. Dami niyang panaas, no? Hindi mo mauli, oh. Kasi kahit natalanan siya dito ni S-Ben, siya lagi ine-FF. So, namamicro lang nila dalawa nito ni Stinger. Oo. Oh. Tingnan mo yung damage dealt niya. Napakasakit. 31. May Aghanims pang kasama. Yun, no? So, maraming salamat, sir. Meron pa tayong next series. Abangan nyo, meron din Mineski. Mineski versus, ayan muna pala, NIP versus Team Sirius. Ayan, si Boss Baldo. And si Madam Casey yung mag-kakas niyan. So, huwag kayo alas dito sa Nimo TV. Dahil magbabalik kami. We'll be right back. Peace out.